Hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako. So, for today's video, usapang break-in tayo ngayon mga lodi. So, bago yan, tingnan nyo muna ang bagong setup ko kay Blitzky. So, anong update? Pinaka-update dito, naglagay ako o nagpalit ako ng muffler ng ating exhaust. So, Acra yung pinalit ko. So, naglagay na rin ako full engine cover. Head mask with visor. Oh, ayan. So, yun lang. Oh. Tapos, nagpalit ako ng sprocket, no? Yan na yung pinaka-updated ko dyan. So, lagpas 1 year na tong motor na to. Hindi pa ako binibigyan ng masyadong mabibigat na problema dito sa motor na to, mga lodi, no? So, usapang break-in tayo. So, bago yan, mga lods. So, intro muna tayo. Tsyung! So, usapang break-in. So, ano nga ba yung break-in mga lodi, no? So, pagbago kasi yung motor mo, so, dumadaan ka sa break-in period. Sinabi kasing break-in mga lods, so ito yung parang tinetest mo pa yung motor mo. O sabi natin hinahasa pa, no? Or sabi natin ginagamay, di ba? Parang ganyan. Hinahasa mo yung motor mo mga lods. Pero para sa akin, no, sarili kong opinion dyan. Ang break-in, yan yung tinetest mo pa o ginagamay mo hanggang sa masanay ka. Tsaka masanay din yung motor mo. Ayun. So, dalawa yan eh. Masanay yung motor mo, tsaka masanay ka. So, may dalawang option tayo dito sa break-in period natin mga lods. So, merong soft break-in, tsaka hard break-in. So, ano nga ba ang dapat nilang, ano, no? Dapat nilang gawin? So, hard break-in ba? O soft break-in. So itong mga sasabihin ko mga lods, sariling opinion ko to, no, sa pagdating sa break-in period. So no hate sa mga fans ng soft break-in tsaka sa mga fans ng mga hard break-in, no. So mag-i-start tayo sa soft break-in mga lodi. So ano nga ba ang soft break-in? So, sa ibang tawag, ito yung light break-in, no? Yung tipong magbibigay ka muna ng mga limitasyon sa motor mo. So, ano nga ba yun, lods? For example, mga lods, yung bilis mo, hindi lumalagpas lang, ano? So, nagsiset ka ng limit na hanggang 60, hanggang 60 lang yung takbo mo, di ba? Sa loob ng 100,000 kilometro. So, ganun lang muna. So, yan ang mga limits na sineset natin kapag tayo nagso-soft break-in, no? Yung tipong smooth lang, bang takbong pogi lang, di ba? So, ano ba ang advantage ng soft break-in, mga lodi, di ba? Yung, ito nga yung sabi nilang advantage yan, pero hindi ako naniniwala, eh. Sabi nila, tatagal daw yung makina mo. Tapos, hindi ka kaagad bibigyan ng problema, mga lodi. Ako, di ako talaga naniniwala doon. Kasi, walang forever na ano ng makina. So, habang tumatagal ang makina mo, ano yan? Nagkakaroon ng problema yan mga lodi. Tapos ang disadvantage nito para sa akin, itong soft break-in, ha, para sa akin na nagiging malamya yung motor. Yan. Kaya kung lalagyan mo yan ng sidecar, mga tricycle, mga pantra na motor, so, the best yan hard break-in talaga. Kasi para sa akin nagiging malamya talaga pag ano, soft break-in. So lipat naman tayo sa hard break-in. Lods, ano ba yung hard break-in, lods? Ito yung kabaliktaran ng soft break-in, syempre. I-explain ko pa ba? Charot! Sa ano kasi, sa hard break-in, talagang ilalabas mo na talaga kagad yung ano eh, yung tunay na lakas at bilis ng iyong mot-mot. Ito yung sa una pa lang, lodi, no? Hataw na hataw ka na. Yan. O ano nga ba yung disadvantage dito sa hard break-in, no? So, meron ding disadvantage yan, mga lods. Para sa akin, ang disadvantage yan, mga lodi. Pag nasobrahan ka, yan, sa pagsasagad, pwedeng magkaroon ka ng malaking problema. Karamihan pa naman sa atin, mga lodi, no? Talagang sinasagad nila, no? Sa limitasyon, hinahanap kagad nila yung limits ng ano nila, ng motor nila.
Yun nga lang, hindi nila napapansin. Sumasagot na sila dun sa limitasyon talaga ng motor, no? So ano nga ba ang advantage ng hard braking? Lalabas ka agad yung lakas ng motor mo eh. Kasi sa una pa lang, no? Sanay na agad siya sa mga harurot. Kumbaga yung mga takbong 100, ganyan sanay na agad eh. Pero alam nyo ba mga lods, para sa akin, lagi na lang tayo nandito sa pwesto na to, no? De, balik tayo. So para sa akin mga lodi, yung break-in period na yan, so lahat ng user, lahat ng user ah, yung mga bago, mga ganyan, lalo sa mga bago sa paggamit ng isang motor, lahat yan dumadaan sa soft break-in, diba? Kasi pag sinabi kasi nating break-in period mga lods, ito sariling opinion ko to mga lods, depende na lang sa inyo, paniniwalaan nyo to. Kasi sa dami-dami ng dumaan o sa dami-dami ng video na ang usapang hard break-in, no? Napakadami na dyan nagsabi ng opinion nila tungkol sa soft break-in tsaka hard break-in. Baka nga yung mga sinasabi ko ngayon, nasabi na lang iba, o napakinggan nyo na, di ba, mga ganyan. So, ito, sariling opinion ko lang to. So, lahat ng user dumadaan sa soft break-in, mga lods. So, mapabiyasa pa yan sa, ano, no, sa motor. Maadaan yan sa soft break-in. Kasi nga mga lodi, ito ulitin ko ha, ang break-in period, yan yung itetest mo yung motor mo, no? Or sa ibang salita, gagamayin mo yung motor mo. Diba? Yan yung kikilalanin mo. Unang-una, yung shifting niyan. Yung gear shifting na limits niyan, diba? Kailangan alamin mo muna. For example, yung first gear mo. Diba? Hanggang ilang takbo lang ba yan? Yun, mga ganong bagay. Tapos, ano pa bang importante? So, sunod na natin yung brakes. Ano nga ba ang distance ng brakes ng motor na yan? So, kailan ka ba dapat mag-brakes, di ba? So, napakarami pa na dapat kilalanin sa isang motor, mga lodi, bago tayo humataw o humarurot ng humarurot. O magsabi na expert ka na sa ganong motor. Di ba? Meron naman talagang mga tao na sadyang hard break-in talaga agad, yung talagang hataw talaga agad, yan na yung siguro sabihin natin na kilala na nila yung motor na ganun, no? Ngayon, kung gamay na gamay mo na yung motor mo, sabi natin 2 linggo or 1 buwan, napupunta ka na ngayon sa tinatawag nating hard break-in, di ba? Kaya ako, hindi ako... nagsasabi na ang mas maganda ang soft break-in or sabi natin mas maganda ang hard break-in kasi lahat ng user dumadaan dyan muna sa soft break-in kasi ang break-in ulitin ko na naman yung break-in yan ang gagamayin mo yung motor mo diba? O nga pala other ano lang dagdag kaalaman lang din na pag sinabi nating break-in usapang ano yan mga lods, dyan sa block tsaka sa piston. Yan kasing block tsaka piston natin mga lodi. Ano pa yan? Tawag dito. Virgin pa. Ang block tsaka piston natin. Sabi yan, parang ano lang din yan eh, babae tsaka lalaki lang yan mga lods. Diba? Pag sa una, talaga ang alam mo yon hindi pa smooth. Diba? Uy, relax lang. Naman, oh. Minsan nga, dumadaan ka rin sa bike lane eh. Si kuya talaga. Oh. Masyado kang siga, lods. So, ayun lang sa ngayon, mga lodi. Yun lang ang usapan natin ngayon. So, doon na magtatapos ang usapang break-in period natin. Yun lang. Thank you. Thank you sa panonood, mga lodi. Bye-bye. Peace.